Hi guys, welcome to another episode of Angry Bikes Moto Stuff Review. In today's video guys, bali i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko ng mga gadgets sa mga videos ko. Merong mga subscribers as well as yung mga viewers natin na nagtatanong kung ano yung ginagamit ko na action cam, no? So, yan po yung i-share ko sa inyo dito sa video na to. And today, meron dumating na package from Lazada. Ito po yung binili ko na drone. Finally, dumating na siya. Bali, i-unbox na rin po natin siya today. Okay guys, bago natin umpisahan, i-share ko lang, ano, 2018 ako, nag-umpisa mag-vlog. Actually, ang purpose ko lang nun, para ma-record yung mga rides ko, yung mga pinupuntahan ko, para pagtanda ko, kita ko pa rin yung mga pinuntahan ko na lugar, na-record ko yung mga videos nung mga nangyari sa mga rides ko. Yun mismo yung purpose ko. Yun pa rin naman yung purpose ko guys, kung ba't ako nagba-vlog ngayon, ano. Pero nadagdagan na lang ng ibang purpose pa, which is to share doon sa mga nagtatanong kung ano yung mga dapat kailangan gawin nila sa motor nila, ano yung mga lugar na maganda puntahan, sino yung mga contact doon sa mga lugar na yon, ganyan yung mga usually na tanong sa mga comments sa mga videos natin eh. May nagtatanong din kung ano yung action cam na gamit ko. Yun yung purpose nitong video na to, no? Para ma-share sa kanila kung ano yung mga gamit ko na gadgets. Okay, so umpisaan natin. Itong unang-unang action cam na gamit ko is yung SJ Cam 4000. Napakasimpleng action cam guys, no? Napakamura. Until now, meron available ito sa mga online shopping store. SJ Cam 4000. Ang hindi ko lang nagustuhan dito sa SJ Cam 4000, wala siyang kabitan ng external mic at saka yung battery niya hindi ganun katagal. Pero sa video, napakaganda nung video niya. Yun nga lang, ang comment kasi dun sa video ko, nung ginagamit ko to, malinaw yung video pero yung boses hindi masyadong naiintindihan. Yun yung isang rason kung bakit ako nag-upgrade, no? Para marinig mabuti kung ano yung sinasabi ko habang nagmo-moto trail vlog tayo. By the way, hindi din pala to waterproof, no? So, kailangan niya ng waterproof na housing para maski umuulan, magamit mo siya. Obviously, no? So, pagka nilagay mo siya sa loob, mas lalong masosuppress yung mic. So, hindi mo siya mas lalong maiintindihan. Baka wala nang marinig. So, ito yung unang-una na gamit natin na action cam. Ang SJ Cam 4000. So, nag-upgrade tayo to SJ Cam 6 Legend. Dahil nga itong SJ Cam 4000, wala siyang kabitan ng external microphone. Sa SJ Cam 6 Legend guys, pwede mo siyang kabitan ng external microphone. Napakalinaw din ng video nito. At higit sa lahat, mas matagal yung battery life nito. So dito, ang dami kong na vlog na videos na moto trail vlog natin dito sa action cam na to. So dito, medyo nabawasan yung mga nagko-comment na hindi marinig yung boses. Actually, malinaw na. Tapos ang linaw pa nung camera niya, yung video recording niya. Tapos mahaba pa yung battery. So, ang downside lang dito is yung waterproofing. Pagka umuulan, kailangan lagay ko siya sa casing. Pagka nasa casing na siya, obviously, siyempre matatakpan yung mic, hindi na ako maririnig. So, ang ginawa ko, binutasan ko siya dito para mailagay ko yung mic dito. So, waterproof na siya, tapos nilagyan ko siya ng sealant para hindi pasukan ng tubig yung microphone jack. Okay, pagka umuulan. So, okay naman yung inalabasan, kaso lang, ang naging problema, dahil nga moto trail vlog tayo, may mga tendency na tumutumba tayo, tumatapon tayo, na tatanggal tayo sa motor, sumasabit. So, ang nangyari, naputol yung mini USB na saksakan ng jack dito, ng external microphone. So, sa madaling salita guys, nasira siya. So, hindi ko na makabitan ng external microphone. Yun ang naging problema ko dito. Although gumagana pa rin siya, nagre-record pa rin siya ng video, hindi ko na siya nakabitan ng microphone. Okay pa rin naman, pero medyo mahirap pagka in-edit ko. Kailangan kong enhance yung audio niya para mas maintindihan yung sinasabi ko. Nung nasira ito, kailangan kong mag-upgrade ng action cam ulit. Doon natin binili si GoPro Hero Session 4. Si GoPro Hero Session 4, ito okay na okay siya. No? Wala kasi akong mahagilap na GoPro Hero Session 5
that time, yun sana yung gusto kong bilhin. So ang nahagilap ko na available na bilhin is si GoPro Hero Session 4. Okay? Ang maganda dito sa GoPro Hero Session 4, kasi wala nga siyang LCD. Pindutin mo lang siya dito, magre-record na ng video. Pindutin mo siya ulit o off na. So, wala ka nang kailangan gawin, no? Mag-e-edit ka na lang, pasok mo na lang siya sa computer mo, sa laptop mo, okay na siya. Ang maganda dito, guys, matagal din yung battery niya kasi nga walang LCD. Tapos, ang pinakamaganda dito, yung boses, dinig na dinig. So, yung internal microphone nito, ang lakas pumick up ng boses, no? Especially sa akin kasi ako nagmamount ako ng mga action cam sa helmet ko, dito mismo sa noo. Ito yung helmet ko. So, kung makikita nyo, napakalapit niya sa noo mismo. So, dinig na dinig yung boses ko, pick up ng mic. At saka, ang isa pang maganda dito, guys, sa Hero Session 4, sa GoPro, actually, lahat naman yata ng GoPro, kung hindi ako nagkakamali, is waterproof na siya. So, umulan man, walang problema. So, gumaan-gaan yung pagbablog ko dito. Hindi ako masyadong nahirapan sa pag-edit kasi napakalakas ng pick-up ng microphone. Sa ngayon, hindi na ako gumagamit ng external microphone pagka GoPro na yung ginagamit. Ito yung pangatlong action cam natin, ang GoPro Hero Session 4. From GoPro Hero Session 4, nag-upgrade tayo to GoPro Hero 7 Black, no? Itong GoPro Hero 7 Black naman, guys, napakaganda din, ano? Ang kinaganda nito compare sa GoPro Hero Session 4 naman is yung video capability niya, napakaganda na. Ano, mas malinaw na malinaw kaysa dito at mas malakas yung pick up ng internal microphone nito kaysa dito sa GoPro Hero Session 4. So, ang purpose ko actually kung ba't ako bumili itong GoPro Hero 7 Black is maging second cam ko na lang itong GoPro Hero Session 4. Mas gusto ko kasi na napi-playback ko, no, pagka huminto kami sa trail, nagpahinga kami, kumain kami, pwede kong i-view kung okay ba yung mga footages na nakukuha ko while mototrail vlogging, no, para makita ko, just to make sure na malinaw yung kuha ko. Kasi dito nga sa GoPro Hero Session 4 natin, hindi siya, wala siyang LCD, so hindi ko siya ma-playback. Ngayon, guys, yung main vlogging action cam ko is eto ng GoPro Hero 7 Black. Okay, so etong mga action cams na to, eto yung mga gamit natin sa mga moto trail vlog. Eto namang mga cameras, DSLR, tsaka mirrorless cam, eto yung ginagamit natin sa mga motorcycle reviews natin o kaya yung mga DIYs natin. Unang-una, ito yung Canon M3 na mirrorless na camera to, guys. So maganda dito na ititilt yung LCD niya. So kung bubuksan natin siya, touchscreen din yung LCD niya, no? Ang ginagamit ko na pang video ngayon is itong Samsung A50. Tingnan nyo kung gaano kalinaw yung Samsung A50, guys. Maganda yung camera na yan. Itong mirrorless cam na to, ang kinaganda nito, kaya ako to binili dahil dito sa LCD niya. Pwede mo siyang itilt. So, nakikita mo yung sarili mo pagka nagbablog ka. So, ito yung camera na madalas natin gamitin pagka nag-motorcycle review tayo ng mga dirt bikes. So, yan yung Canon M3 mirrorless camera. Ito naman, guys, yung unang-unang camera namin ni misis ko is yung Nikon D3000. Ito naman ginagamit ko, guys, no, pagka gusto kong mag-shoot ng mga parts ng mga motorcycle. No, so yung mga nakikita nyo na inilalagay ko sa mga videos natin na napakalinaw na mga kuha ng camera is ito yung gamit ko. Yung Nikon D3000. Medyo luma na to kasi tagal na nito na gamit namin ng asawa ko. Okay? So, yan yung pinangkukuha ko for pictures sa video dito. And sunod natin yung mic na gamit ko, ano? Ito yung Comica
Nakalimutan ko na kung anong model itong Comica na to, ano. Pero yung Comica ay isa lang naman yung mic na ganito kaliit, no? Ito yung ginagamit natin na ina-attach sa mirrorless cam natin na ginagamitan ng special jack, kasi kailangan ng jack nito eh para ma-accommodate siya ng mirrorless cam na M3, nung Canon M3. So mas malinaw itong magiging boses mo dito kasi directional mic ito. So mas mapipick up niya kung ano yung sinasabi mo. Pagka nagmo-motorcycle review tayo, ito yung ginagamit ko na nakakabit sa Canon M3 natin. Nagagamit ko din ito dito sa pinagbibideo ko ngayon na A50, yung Samsung A50. Okay? So yan yung gamit natin na mga gadgets para ma-video yung mga ginagawa natin na moto trail vlog, DIY kalikot, at saka motorcycle review. Okay? So pagka nasa ano tayo, nasa moto trail vlog tayo, kailangan itong action cam, meron siyang power support, no? Pagka nalobat yan, of course, kailangan natin ng power banks. So, meron na akong 2 or 3 na power banks. Nandiyan yung isa, hindi ko mahanap. Napaka-importante na meron tayong mga power banks. Okay guys, so yan yung mga action cams at saka mga camera na gamit natin pagka nagmamoto trail vlog tayo at saka nagmamotorcycle review tayo or DIY kalikot. So, kanina nabanggit ko na dumating na itong package natin from Lazada na drone. Ito yung DJI Mini 2 na drone nila. So, naka-sale siya sa Lazada. Nabili natin siya 2 days ago, kanina dumating siya. So, i-unbox na rin natin para makita natin yung quality ng item na to ng DJI. So, ayan siya guys. DJI Mini 2. Yun. Okay. Napaagaan niya. Guys, no, ng drone. Itabi muna natin. Ayan yung drone. Tapos sa loob, mayroon pa siyang kasama, of course. Manuals. Tapos, cable niya for charging. Tapos, mayroon din siyang C-type. Na, para ito sa remote, I'm sure. Tapos, mayroon siyang maliit na screwdriver. Tapos, siyempre, mayroon siyang extra na propeller. 4. Tapos, ito yung sa controller niya. Tapos, yung susunod sa pinakailalim is controller. So, ito yung bagong controller ng DJI, guys. Okay, so extra itong ano, itong knob ng controller. Extra siya kasi meron siya dito sa ilalim. Tapos, dyan mo ilalagay yung cellphone mo, guys, dito. Dati, nasa baba kasi yung controller ng DJI. Okay. Controller, yung drone natin, ang DJI Mini 2, tapos yung mga extra. Doon naman sa software na ginagamit ko, guys, for editing is yung software ng Filmora. Try ako gumamit ng mga ibang software, pati yung software na editor na pang professional, pero hindi ko siya nagustuhan. So, ang ginagamit ko na pang edit ng mga videos natin sa mga vlogs natin is yung Filmora. Dito sa laptop at saka sa desktop. No? So, yan yung mga gamit natin na pang-edit ng mga videos. Okay guys, so yan yung mga gadgets na gamit natin for vlogging. Ano? Ito yung pinakabago, yung drone natin na DJI Mini 2. Matagal na tayong nangangarap at nagpipray kay Lord na magkaroon tayo nito. So, sinagot ni Lord yung prayers natin para makapag-vlog tayo ng mga lugar na magaganda dito sa Pilipinas, tapos may share natin online. Doon sa mga nag-uumpisa na mag-vlog, I encourage you guys na continue lang pag-vlog. Huwag kayong madi-discourage doon sa mga nagko-comment ng mga bad comments. Napakarami niyan na magko-comment ng mga negative na mga comments regarding sa boses nyo, regarding sa pag-i-English nyo, regarding sa tono ng pananalita nyo, kung saan man probinsya kayo galing, tapos dun sa mga content nyo, kung ano yung content na gusto nyong i-share sa YouTube, no? Dun sa mga videos na ginagawa nyo. Huwag kayong madi-discourage kasi kanya-kanya tayo ng mga
hilig. Kanya-kanya tayo ng mga hobbies. Kagaya ng sabi ko, ulitin ko, ini-encourage ko yung mga baguhan na nagba-vlog. Do not stop vlogging. Lahat ng negatives na mga comments sa inyo sa video, pabayaan nyo lang, kuhanan nyo ng strength yan. Kasi, yan yung magbibigay sa inyo ng way para ma-evaluate nyo yung sarili nyo kung ano pa yung mga kulang. Eventually, masasanay yan. Mapapractice natin yan. Yan yung, ano, yung kagandahan. Okay, so I think that will be all for this episode, guys. Sana nasagot ko yung mga questions ng mga subscribers and viewers natin kung ano yung mga gamit natin na mga pang-motovlog. Okay, so again, thank you for watching. This is Joel saying ride hard, ride safe, peace out.